kagayakan. At tutukin ng gitara at ang kaayang lira. Hipanin nyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawa sa ating pagkauhaway. Tayo ay kanyang iniligtas. Purihin ng Panginoon, umawit ng kagalakan. At ang kakayayang dira. Hipanin nyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga, mga kapatid. Sa araw na ito, tayo ay magpasalamat sa lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Tanda nito, patuloy tayong magpuri at kilalanin ang kanyang kabutihan sa maraming pagpapalang ating tinatanggap. Ating ding itaas ang intensyon sa misang ito, ang intensyon ng mga humihingi sa ating mga panalangin at ang ating mga personal na kahilingan. Sama rin natin ang kahagalingan ng aking kapatid na si Yoli. Upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan at buong kababaang loob na humingi ng kapatawaran. Inaamin ko na makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, padawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong paglingap ay di nagkukulang sa iyong pagsubaybay sa tanan. Inilulhog namin iyong pawiin ang tanang makapipinsala sa iyo nawang panatilihin at pakinabangang naming walang maliw sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tobit. Noong mga araw na iyon, tinawag ni Tobit ang kanyang anak na si Tobias at sinabi, "Anak, huwag mong kalilimutang bayaran ang kasama mo at dagdagan mo." Matapos ang kanilang pag-uusap, tinawag ni Tobias si Rafael at sinabi rito, "Dalhin mo ang kalahati ng kayamanang dala natin at humayo kang payapa." Tinawag ni Rafael ang mag-amang Tobit at Tobias at sila'y nag-usap. Sinabi niya, "Salamat sa Diyos. Siya ang purihin natin dakilain. Ipahayag ninyo sa lahat ng tao ang kanyang ginawa sa inyo. Umawit kayo ng pagpupuri at pasasalamat. Ihayag ninyo't parangalan ang kanyang mga gawa at huwag kayong manghihinawa sa paggawa nito. Ang mga bagay na inililihim ng hari di dapat mabunyag. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ipahayag upang siya'y parangalan at purihin. Gawin ninyo ang mabuti at di kayo madadaig ng masama.
mas mainam ang manalangin at magbigay lugod sa Diyos sa pamamagitan ng pagtulong sa mahirap kaysa magpayaman at mandaya. Mabuti ang magkawang gawa kaysa mag-impok ng ginto. Ang gumagawa nito ay naliligtas sa kamatayan at dinadalisay sa bawat kasalanan. Hahaba ang buhay niya, ngunit ang nagugumon sa pagkakasala ay kaaway ng sarili niya. Kailangang malaman na ninyo ang katotohanan. Wala akong ililihim sa inyo. Natatandaan ninyong sinabi ko na maaaring magtago ng kanyang lihim ang hari. Ngunit ang mga gawa ng Diyos ay dapat ngang ipahayag. Ngayon ko sasabihin sa inyo na noong manalangin ka, Tobit, at ang manugang mong si Sara sa Panginoon, ako ang nagharap ng dalangin ninyo sa Diyos. Gayon din ang ginagawa ko tuwing may inililibing ka. Alam kong kahit ka kumakain, ay iniiwan mo ang hapag para lamang maglibing ng patay. Bumaba ako rito para samahan ka. Ako rin ang sinugo ng Diyos para pagalingin ka at ang iyong manugang na si Sara. Ako si Rafael, isa sa 7 anghel na humaharap sa Diyos para maglingkod sa Kanya. Tumayo kayo at magpuri sa Diyos sapagkat ako'y aakyat na sa Kanya. Ang lahat ng nangyari sa inyo ay inyong isulat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Ang Diyos na walang hanggay, atin ngayong papurihan. Diyos ay nagpaparusa, dataglay ang habag. Kung tayo may malibing, sa hukay masadlak. Muling hinahango niya at binubuhay. Walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Kaya ngayoy alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong pusong niyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon, Diyos ng katarungan, parangalan ang Haring walang hanggan. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papupurihan. Talikdan na ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Panginoon ay inyong madarama. Ang Diyos na walang hanggay atin ngayong papurihan. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha. Ang pag-asa at adika. Alleluia. 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 Alleluia.
na. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang pagtuturo, mag-ingat kayo sa mga eskriba na mahilig maglakad ng may mahabang kasuotan at natutuwang pagpugayan sa mga liwasan. Ang ibig nila ay mga tanging luklukan sa mga sinagoga at sa mga upo ang pandangal sa mga pigin. Inuubos nila ang kabuhayan ng babaeng balo at ang sinasang kalay ang pagdarasal ng mahaba, lalo pang mabigat ang parusa sa kanila. Umupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob doon sa templo at pinagmamasdan ang mga taong naghuhulog ng salapi. Maraming mayayaman ang naghulog ng malaking halaga. Lumapit naman ang isang babaeng balo at naghulog ng 2 kusing na katumbas ng 1 pera. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at kanyang sinabi, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ang naghulog ng higit sa kanilang lahat, sabagat ang iba'y nagkaloob ng bahagi lamang na hindi na nila kailangan. Ngunit ibinigay ng babaeng balong ito ang dukhang dukha, ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo na po ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Alam niyo po, noong unang panahon, sa panahon ng ating pong Panginoong Hesukristo, mayroon po silang binibigyan ng batas at ang sinasabi, ang mga orphans, ang mga tinatawag po nilang mga taong halos wala nang pinagpapahalaga tulad ng mga balo, ito po yung mga tinatawag nating mga mahihirap. Kaya naman sa Ebanghelyo po, pinakita po rito na ang mga eskriba ay sinasamantala yung mismong kayamanan nitong mga balong ito na talagang pinanggigigilan at sinasabing ito po ay isang matinding kasalanan. Kaya naman, ginamit po ng ating Panginoong Hesukristo ang isa pong kwento kung saan pinapahalagahan at kung ganong kabuti ang babaeng balo pong ito. Alam niyo po mga kapatid, when we talk about blessings, lahat naman po tayo ay pinagpala. Lahat tayo ay binigyan ng ayon sa ating pong kakayanan at ito naman po ay kasama ang ating responsibility kung paano po natin gagamitin ang mga bagay pong ito. Ang aking pong tanong ay ito, bakit kaya yung babaeng balo ay nakapagbigay ng malaki? Tapos ito naman pong mga mayaman na sinasabi sa Ebanghelyo ay nakapagbigay din naman subalit according doon sa tinatawag po nilang surplus po nila, yung sobra. Kilalanin po natin at tignan ng mabuti kung ano ang pamamaraan at kung saan humuhugot ng dahilan ang mga nagbibigay. Una, kapag tinignan po natin itong mga mayayaman na nagbigay according to the Bible, ang sabi po ay ito, nagbigay po sila according to dun sa surplus na kanilang tinatanggap. Ang tanong po ay ito, bakit surplus samantalang sila naman po ay pinagpala at labis-labis ang mga biyaya na kanilang tinatanggap? Ang aking pong pakiwari, dahil sa gantong bagay, nakikita po nila ang isang bagay at ang bagay pong ito ay baka sila maubusan. Kaya naman, kahit meron tayo, ang tingin nila sa sarili nila, ito ay kasya lamang sa kanila. At kapag binawasan, as in, mas magiging mahirap sa bahagi po nila. Ngayon po, tignan naman po natin itong babaeng balo. Bakit siya nakapagbigay ng mas malaki? At lahat na talaga ay binigay niya. Ano yung dahilan at saan siya humuhugot? Nakita po natin, wala naman po siyang pera, pero itong pong babaeng balo ay nagbigay ng kanyang pera at wala naman po talaga siyang ibang inaasahan. Iisa po ang aking paniniwala. Dahil batid po nitong balong ito, siya ay mayroong pagtitiwala
sa Diyos na magbibigay ng lahat ng biyaya sa Kanya the moment na ibibigay niya po ang Kanyang kayamanan. Samantalang itong mayaman, ang Kanya pong intensyon ay mapanatili ang kayamanan at ang Kanyang focus ay ang tinatawag na scarcity, kakulangan. Kapag nagbigay pa ako, magkukulang na ito. Kapag nagbigay pa ako, baka hindi na maging sapat. Wala pong pagtitiwala na pinangahawakan ang mayaman pong ito. Samantalang ang balo, malinaw na ipinakikita po rito ang Kanyang pagtitiwala. Kaya naman sa pagtitiwala, nandoon po yung Kanyang generosity. Nandoon ang Kanyang pagbibigay at bukas na bukas. Alam niyo po mga kapatid, kahit naman po si Mother Teresa, it's not that amount, kundi ang intention mo mismo doon sa pinagkukunan mo at pinaghuhugutan mo, kung ito ba ay nilalagyan mo ng tinatawag nating pag-ibig. Sabi ko po kanina, pinagpala tayo. Marami po sa atin ang naririto at humihingi ng financial blessing or stability sa kanyang buhay nang sa gayon maging sapat ang lahat ng bagay. Pero ang biyaya po ng Diyos sa atin kapag ating tinanggap ay mayroong kaakibat na responsibility at yan po ay ang tinatawag nating pagbibigay at pagtulong sa ating kapwa. Batid ng Diyos, na kapag hinawakan na natin ang biyaya, kapag hinawakan na natin ang pera, ang hirap ng pakawalan eh. Bakit? Kasi baka sa akin magkulang, baka ako ang mawalan. Pero ang sinasabi po ng Diyos sa atin, ang pagpapala ay darating at darating sa atin, subalit kinakailangan nating magtiwala. Kasi kapag hindi na po tayo nagtiwala, kung ganun, kakamkami na po natin kahit na hindi atin. Bakit? Kasi wala ka ng pagtitiwala sa Diyos. Ang sinasabi po sa ating ebanghelyo, ang balo pong ito ay isang napakagandang halimbawa na nagsasabi po sa atin, give and give. Pero sasabihin niyo po sa akin, Father, siguro po'y tama po talaga. Give until it hurts. Give until it hurts. Sabihin po natin lahat, give until it hurts. Isa po, laksan po natin, give until it hurts. Parang masakit na talaga sa inyo ah. Hindi nyo masabing give until it hurts. Bakit po? Ako po, paaking aspara po sa akin, hindi po give until it hurts. Bakit po? Kasi kapag ikaw ay hinihingan lagi at lagi na lang ikaw, aba, it hurts talaga. Ikaw na naman, ako na naman ang hihingan mo. Pero sandali lang po, hindi po ito ang batayan ng tinatawag po nating pagbibigay. Not give until it hurts. Bakit? Magsasawa ka ng pagbibigay eh. Kapag nasaktan ka, ayaw mo nang magbigay. The real essence of giving, itong balong ito, is this. Give until you find it rewarding. Hanggang sa matagpuan mo ang iyong sarili na sa iyong pagbibigay, ikaw ay pinagpapala. Kaya naman sa babaeng balo pong ito, sinasabi po sa atin, ang pagbibigay niya ngayon ay nakasalalay at nakabatay, grounded sa pagtitiwala niya sa Diyos na siya ay pagpapalain pa. Ang hamon po sa atin, tayo ay bibiyayaan ng Diyos. Tayo ay biniyayaan pa ng Diyos. Ngayon, ang kakayanan po nating magbigay ang siyang susukat sa ating katapatan kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Kaya sa misa pong ito, dudulog po tayo sa Señor Nazareno at ating idudulog na pakinggan ang ating panalangin habang binubuksan natin ang ating puso nang sa gayon tuluyan tayong makapagbigay maging tanda ng ating pasasalamat. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, mayroon tayong isang ama sa lahat at isang Diyos at Guru ang kanyang bugtong na anak. Dumulog tayo sa ating ama para sa lahat ng kanyang mga anak sa mundo. Ang ating tutugon,
Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga tumanggap ng sakramento ng orden para sa banal na paglilingkod, naway maging tapat at totoo sa kanilang pagtatalaga ng sarili sa Diyos at sa simbahan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway maibigay ng mabuti at magaling na serbisyo sa tao at hindi unahin ang paglingkuran ang kanilang sariling kapakanan. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang kababaang loob ni Kristo, naway pumigil at magpasuko sa kapalaluan at pagkukunwari ng mga taong may matayog na pagtingin sa sarili. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo, naway tumanggap ng banal na pagbubunyag bilang mensahe ng Diyos sa bisa ng kanyang kapangyarihan at hindi ayon sa kaisipan lamang ng tao. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makatagpo ng kapayapaan sa muling nabuhay na tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, pakinggan mo ang aming panalangin. Diyos, sa tamalan lahat ng sangkatawan, tinatamaas namin sa iyo ang mga panalangin ng mga sumasampalataya sa iyo. Gayun din ang hindi pa mga nangarinig sa iyong mga banal na ngalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalulugod sa samang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang iyong katapatang kami nagtitiwala ngayong mga alay aming inihanda. Inihain dito sa banal mong dambana, kagandahang loob mong aming dumalalisay. Kami naway makaganap ng mga linis na kalooban sa umagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandang looban tayo nilikha mo't pinag-asiwa at sang sinukob. Sangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa ganyang pagtalikod at sa iyong pagiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa umagitan ni Kristo Jesus. Kay kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukalan, tanang kabanalan, kahit sa magitan ng iyong Espiritu. Gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan
at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiisang kusan loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati iyo niabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Ganun din naman nung matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo ng bagot walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit nialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco, naming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mga reliyoso, diakono at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin mga kapatid namin na himlayan may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria ay nanang Diyos, ng kabiyak niyang puso si Jose. Kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, San Juan Bautista, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak namin, Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa dagubili ng nakagagaling na utos at turo ng ating Panginoong Hesu Kristo, buong pag-ibig nating tawagin ang ating Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at tiyadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay diyan sa lahat ng masama, paggarawan ng kabayapan araw-araw. Ligtas sa kasalanan, layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Mga kapatid, dalhin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo. Kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Paglaban kami ng kapayapaan, pagkakaisayin sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang kordero ng Diyos, ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sa kanya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap na banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag magtiwala'y tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa kanya. Huwag mong kahinggitan ang gumiging hawawa sa likong paraan. Umunladnan sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan.
sarili sa Diyos mo ilagak. Pag magtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Bukas po, June 11, 2023, Linggo, ay ipagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng Panginoon o Corpus Christi. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng prosesyon ng kabanal-banalang sakramento. Pagkatapos ng ikatlo ng hapon na misa, ang lahat po ay inaanyayahan, lalo't higit ang mga kapatid natin sa Extraordinary Minister of Holy Communion, mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan na magbigay galang sa tunay na presensya ng Diyos sa banal na Eukaristiya. Magdala po tayo ng kandila. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad, ang mga bagong panganak hanggang edad ikapito ay nagnanais kayong magpaugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building mula ikawalo ng umaga hanggang ikalima ng hapon. Maaring hanapin si na Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Mga paalala, pinapalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagkus dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig, pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagharian mo ang iyong espiritu, kaming pinapakinabang mo sa katawan at dugo ni Kristo, upang di lamang sa pagsasalita, kundi rin naman sa pagsasagawa, ikaw ay aming maipagdangal at maging marapat kaming makapasok sa kaharian mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Panalangin para sa pagbabasbas sa Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa umagitan ng krus sa walang maliw na pag-ibig ng Diyos na sangkatauhan. Pakinggan mo ang aming kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Hinihiling po naming basbasan mo din ang kanilang mga daladalang imahin at dasalan, mga dokumento. Sa pamamagitan ng pagbibindisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila'y binyagan
at ikaw ay kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan at pagpapala ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.